Marami rin tayo mga kapatid na piniling magpasko sa Manila Zoo. Maaaliw ka na sa mga hayop, mas presko pa at mas maluwag daw kumpara sa mga mall. Live mula sa Manila Zoo, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ilan ba ang dumagsa dyan ngayong Pasko? Yes, Cheryl, umabot na nga sa 13,000 yung mga dumayo rito sa Manila Zoo. At hindi yan nalalayo no, doon sa dami ng mga bumisita noong Christmas last year na nasa 14,000 at hanggang 10 PM pa nga tayo hanggang gabi. At samantala ngayon, yung unang Pasko na wala yung pamosong elepante na si Mali. Pero sa kabila niyan, eh syempre, na-enjoy pa rin po natin ang ating experience dito sa Manila Zoo. Isa sa mga dinarayo ngayon ng White Bengal Tiger na sina Coiz at Wendell. Last year lang nang dumating sila sa Manila Zoo family. Gayun din ang mga saltwater crocodile na kalahi ni Lolong. Nasa 10 to 15 feet ang haba ng mga buwayang sina King at Boo. Nariyan din ang zebra na si Austin, ang ostrich na si Chuck, at walong mga deer o usa. Ang pamilya Lucy mula sa Quezon City dito naisipang magpasko kesa raw makipagsiksikan sa mga mall. Tsaka mas presko pa dito. Pag naisip mo kasing Pasko, di ba, unang papasok sa isip mo, maglo-luneta kayo, magmumowa kayo. So naisip ko naman para maiba, sa zoo naman kami. Mula naman may Kawayan, Bulacan, dumayo ang pamilya Rojas dito sa Manila Zoo. Mismong mga bata raw ang nagsuggest na dito na pumasyal. Para maiba naman daw po. Pinaka-favorite po namin, yung ano po yung crocodile po doon. Yung tiger. Yung white? Opo. Bakit yun? Cute tignan. Masaya po. Lalo na magkasama po kami, magkapamilya po. Dinarayo rin dito ang kanilang animal interaction. Nakakatakot po. Madalas lang po. Smooth po. At syempre, sinubukan ko rin. Dito sa Manila Zoo, every Monday and Thursday at 3 PM to 4 PM, meron silang tinatawag nga nito, animal interaction tsaka animal show. Kung saan ito, pwede ka magpa-picture sa mga snakes. Katulad ni Cloud, isang Burmese python. And meron din silang bird show. Scary pero scary. Meron ding butterfly garden. At para mas ma-enjoy ng mga kids, merong slides na palaruan. At may ilan ding mga chikiting na enjoy magtampisaw sa dancing fountain. Kung napagod, kaliwat kanan ang food stalls. Ito ang unang Pasko na walang pamosong elepanteng si Mali. Namatay siya noong nakaraang buwan sa edad na 43. Sa dating pwesto ni Mali, tanging litrato na lang niya ang makikita. Malungkot dahil syempre siya yung talagang star ng Manila Zoo. Actually, merong umiiyak na bata, hinahanap siya. Pero umaasa ang admin ng Manila Zoo na may mga bagong hayop na darating sa susunod na taon. Hopefully po, this year, mapalitan, meron pong maibigay sa atin or na-added na animals. So, matutuwa pa rin po ang mga bata para pumasyal dito. Ang entrance fee sa Manila Zoo para sa mga taga-Maynila ay 150 pesos, habang 100 pesos naman sa mga estudyante. At yung mga hindi naman residente ng Maynila ay 300 pesos, habang 200 pesos naman sa mga estudyante. Cheryl, mula nga ngayon hanggang po katapusan ng Disyembre ay 9 AM hanggang 10 PM po bukas ang Manila Zoo. Samantala, pagsapit naman na po ng January 1, 2024 next year, ay balik na sila sa kanilang regular hours na hanggang 8 PM lamang. Yan muna ang latest dito. Ninang Cheryl, Merry Christmas! Balik sa inyo. Ninang talaga, Merry Christmas! Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.